Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ngayong Nobyembre, muli tayong magdiriwang ng anibersaryo ng isa pang napakahalagang bahagi ng ating ministeryo. Hindi po ito isa sa ating 13 local stations at hindi rin sila kasama sa pamamalakad ng ating pagbo-broadcast. Ngunit ang ginagawa nila ay napakahalaga sa anumang ministeryo tulad ng FEBC. Kaya naman, kilalanin natin sila ngayon at marahil isa ka sa kanila. Kaya naman, huwag mo nang ilipat ang stasyon ng radyo na pinakikinggan mo ngayon. Bago ako magpatuloy, kung nanonood ka sa Facebook o sa YouTube at pinagpapala ka sa iyong mga naririnig, huwag kalimutang mag-thumbs up o mag-like at mag-subscribe para makita mo agad ang mga bagong video na itinataas namin kada linggo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito ang The President's Report. Sister Mami Aurin Sumulong of Laredel, Bulacan. I have a friend who told me that why not listen to DCAS? There is Sardin Panalangin. When I was able to find the 702 DCAS, so our radio station is always there every morning. We are waiting for Sardin Panalangin ni Kaeso. Because I have a covenant with the Lord, I have to pray at 4 a.m. every day. I have signed that to the Lord. Until it's coming, one madaling araw, 1:04 a.m., it's very clear na the Holy Spirit told me, please organize, the word is organized, intercessory prayer for FEBC. Once I was shocked, then I cried. Every morning that I knelt down, again, every day yan, I really don't know how it will happen. And I don't want to be an intercessor of FEBC alone. And finally, I asked Pastor Ronel, sabi ko, Pastor, do the FEBC already have intercessor? Ang sagot niya, as far I know, Mami, of course, there are people praying outside, pero wala siyang alam na meron talaga specific intercessor for FEBC for all the needs. What I heard, yung payday, nagiging prayer day. So, yun daw lang ang ginagawa nila ng mga staff. So, nang malaman ko yun, talagang my heart was broken and I pray hard. And finally, that was September, sabi ko, Pastor Ronel, can I go to Valenzuela? Can I talk to new president? Sige po. So, it was Thursday. The day is Thursday when I arrived there. Then, sabi ko, the Lord has instructed me to organize intercessory prayer because the Lord told me so. So, hindi ko sinunod yung sarili ko. I obey the Lord. Siya po si Aurora Sumulong o Mami Auring para sa amin dito sa FEBC. Alam mo, naalala ko pa ang araw na una kaming nagkakilala ni Mami Auring sa FEBC headquarters sa Karuhatan sa Valenzuela. 18 taon na ang nakalilipas. Bago pa lang ako noon bilang pangulo ng FEBC. Sabi sa akin ng isa sa mga elders ng aming simbahan, Dan, ang kailangan mo sa FEBC ay isang grupo ng mga tagapamagitan na mananalangin para sa iyo at sa buong FEBC. Kaya nang dumating si Mami Auring na may dalang malinaw na panukala na ipanalangin ang FEBC, abay, ito'y isang pagpapatunay at sagot sa aming mga panalangin. Ganyan nagsimula ang FEBC Prayer Intercessors Ministry. At sa lahat ng tinawag ng Panginoon sa ministeryo, alam nyo na laging mayroong hamon na tayong haharapin. At nahirapan ako noon kasi I need to give up my two business then.
nobody understand me, especially my daughter and my son. After few months, pati sasakyan ko, binenta ko na rin kasi wala na nga akong hanap buhay. Kahit ako noon, sabi ko, tama ba yung decision I made? Pero sabi ko, ang Lord ang nagsabi nito, so alam ko tama yung decision. So, ayun, nagtiyaga kami ng 12, 10, hanggang every, dumadating naman ng ano na, dumami na. Yan, every year, meron kaming anniversary. Purihin po ang Diyos sa patutuong ito mula sa iilang mga tagapakinig na nakikita-kita po sa Spence Chapel sa compound ng FEBC noon tuwing Martes ng hapon, lumaki na ang grupo sa mahigit 100 prayer warriors mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Tuwing Sabado ng umaga, sabay-sabay na nananalangin ang FEBC prayer intercessors sa 5 lokasyon, Bulacan, Valenzuela, Quezon City, Caloocan, at Malabon. Sa panahon ng pandemyang ito na ipinagbawal ang physical na pagtitipon, nag-organize po ang grupo ng mga prayer intercessors ng meetings online sa pamamagitan ng Facebook o di kaya naman Zoom conferencing upang patuloy na sama-samang manalangin para sa FEBC. Talagang naroroon ang kapangyarihan ng Diyos sa sama-samang pananalangin. Kaya kung ikaw ay nagpapadala ng prayer request sa FEBC sa pamamagitan ng email o di kaya naman sa text message, sa Facebook o sa sulat, nakatitiyak tayo na maraming tao ang nananalangin ng buong puso para sa iyo. At saksi tayo kung paanong sinagot ng Diyos sa mga panalangin ito. Sa nakalipas na 2 dekada, nailipat ng FEBC Philippines ang punong tanggapan nito mula Karuhatan, Valenzuela patungong Ortigas Center dito sa Pasig. Nadagdagan ang mga bagong stasyon ang FEBC at na-upgrade ang lahat ng pasilidad ng pagbo-broadcast na makatutulong upang mapalakas ang ating pag-abot sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Ang mga stasyon ay nakapaggawa ng mga emergency broadcast na nagbigay ng tulong sa mga tagapakinig sa oras ng sakuna. Sa lahat ng mga bagay na ito, patuloy nating dinadala ang mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. At ang epekto nito ay nakapagbabago ng buhay ng tao. Ang Panginoon ay kumikilos sa bawat puso at buhay, kada isang mensahe, kada isang programa at kada isang panalangin. Ito ang dahilan ng ating nag-uumapaw na pag-asa at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Sa ating pagtatapos, nais kong batiin po ang FEBC Prayer Intercessor sa kanilang pagdadalaga sa kanilang 18th birthday sa pananatiling matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pananalangin para sa gawain ng FEBC. At nagpapasalamat din kami sa Panginoon sa patuloy niyang pagbuhos ng kanyang banal na espiritu sa lahat ng nananalangin ng buong puso para sa ministeryo ng FEBC. Salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programa at sana'y tulungan mo kaming maabot pa ang mas maraming tao sa pamamagitan ng pagbabahagi nito o pag-share sa social media. I-click lamang ang share button o di kaya naman itag sila sa comment section. At kung nais mong makatanggap ng updates tulad nito, sumunod lang tayo sa ating Facebook page, FEBC Radio, o di kaya naman mag-subscribe sa ating YouTube channel, FEBC Philippines, kung saan maaari kang sumilip sa lahat ng ating mga videos at makatanggap ka ng notification tuwing mayroong bagong video kada linggo. Muli po ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.